Ano nga ba ang dapat mong gawin kung yung partner mo ay ini-ignore ka? Hindi ka pinapansin kahit chinachat-chinachat mo siya, tawag ka ng tawag, or binablock ka niya, or ini-ignore ka nga? So make sure na panoorin mo hanggang sa last part dahil ibibigay ko pa ang mga dahilan kung bakit ka ini-ignore and ano ang dapat mong gawin sa mga sitwasyon na yon. Hello, what's up? Kumusta? Good day mga katambay. It's me again, your Kuya Mael and my partner, si Panda. Pero bago natin ipagpatuloy, alam nyo na what next. Don't forget to hit that subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated every time na mag-upload ako ng panibagong video tulad nito. So let's go, mga katambay. Let's go! Shoutout po pala kay Michelle Felix. Thank you so much pag-avail ng membership. If you wanna join, just click the join button there for 25 pesos only and you will avail exclusive benefits. So, balik na tayo sa ating topic mga katambay. Number one na dahilan kung bakit ini-ignore ka ng isang lalaki ay pasok panda! Playing games or hard to get kuya? Very good! Medyo okay tayo ngayon panda ha? Narinig nyo naman si Panda mga katambay na ini-ignore ka ng isang lalaki dahil nagpapa-hard to get yan or nagpe-playing games lang yan. Tulad ng mga binibigay ko sa inyo kung ano yung dapat mong gawin para mag-pursue yung isang lalaki sa'yo or para pagsisisihan niya ang kanyang ginawa or pananakit sa'yo. Playing games ang mga yun mga katambay. So maaaring baka nanonood siya ng mga mas magagaling na advisor sa akin na mga nag-advise sa mga lalaki. Maaaring nanonood siya dun and ina-apply niya sa'yo. So maaaring nagpe-playing hard lang siya. Well, ito isang klase ng manipulation and sadly, nag-work talaga na kapag nagpapa-hard to get ka is that naapektuhan mo yung partner mo na nagpa-pursue siya mas lalo. Kung kayong mga babae, gustong-gusto nyo na sinusuyol ka namin kayo. Or, okay, ganito na lang. Ang hirap, masaya ako, nagugulang ko sa sinasabi ko. Gusto mo nyo na yung partner nyo ay sinusuyo kayo or nilalambing, di po ba? Ganon din sometimes ang lalaki. Nagpapa-hard to get din, ini-ignore ka para suyuin mo. Para i-pursue mo siya. Ganito lang ang i-text mo sa kanya. Hello, baby. Or ano naman tawagan nyo. Kumusta? Believe na ako sa'yo. Dahil mas maangas ka pa magpa-hard to get sa akin. Well, kapag pagod ka na or tapos ka na sa pagpapa-hard to get mo, kontakin mo na ako. Kausapin mo na ako. Dahil kung hindi, I don't want to continue this kind of relationship. Ganun lang kapatid ang sabihin mo sa kanya. Why? Kasi nagpapakita ka na matapang ka. Kasi hindi maganda yung masyado nyo nang pinapatagal ang pagpapa-hard to get nyo. Okay? So kapag ganun yung pinapakita mo sa kanya, medyo magdadalawang isip na yan, medyo kakabahan na yan, and maaaring mag-reach out siya sa'yo. Okay? Bago natin pagpatuloy mga katambay, gusto ko lang nasabihin sa inyo na pagdating sa relationship, pagdating sa mga ganyan na kapag ini-ignore ka ng isang lalaki, ay bawas-bawasan mo ang pasok, panda? Ang masyadong madrama, kuya. Yes. Ang masyadong madrama. Yung text lang na yun is some kind of nagpapakita na cool ka lang na hindi ka ganun ka-affected sa kanya. Yes, 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 yes. Kasi alam mo, kapag nagpapa-hard to get ang isang lalaki, nag-expect yan na gusto kanyang parusahan. Gusto niya na makita na mag-suffer ka, na mag-pursue sa kanya. So kapag ang ganun ang pinakita mo na some kind of cool ka lang, na parang wala lang, siya yung magpa-pursue sa'yo. Siya yung mabibait sa kanyang binibait. Number 2 ay pasok, panda! Maaring nasaktan mo siya, kuya. Tama yung narinig mo. Maaring ang bait mo sa akin yan, panda. Anong nakain mo, ha? Ang bait mo ngayon. Yes, narinig mo naman. Maaring nasaktan mo siya, nagtatampo din siya. Yes, kaya ini-ignore ka. Sometimes may mga bagay na nasasaktan yung lalaki kung saan ang ibang babae hindi sila aware, okay? So anong dapat mong gawin dito? Tanungin mo ang sarili mo muna na ano bang nagawa ko sa kanya? Ano bang nasabi ko? Baka may something naman na dahilan kung bakit nasasaktan siya. Tanungin mo. Kapag wala kang mahanap na dahilan kung bakit, tanungin mo siya ng diretsahan. Ganito ang sasabihin mo lang. Hello, kumusta? Kumusta naman ang honey ko? Kumusta naman ang mahal ko? Hindi ko alam kung bakit ini-ignore mo ako. Pero willing akong marinig kung anong dahilan kung bakit ini-ignore mo ako. Nasaktan ba kita? Pakipaliwanag na lang para at least alam ko. Dahil kung ayaw mo pa akong kausapin, baka mapagod din ako. Well, baka sabihin mo, baka patuloy niya kuya, hindi ko kaya mawala siya sa buhay mo. Huwag ka mag-isip ng ganon kasi kapag mahal ka ng lalaki, hindi niya papatulan yung mga ganyang bagay. Okay? Pero kapag pinatulan niya, wala siya, baka tapos irarasyon niya, ganun ko ka kasi, ganito ka kasi. Mas emotional pa siya sa'yo, ganon? Sabi ko sa'yo, huwag kang laging natatakot na mawala yung isang lalaki sa buhay mo. Kasi hindi yan mawawala sa'yo kung siya yung talagang para sa'yo. Okay? So let's go na sa number 3. Pasok, panda! Nag-ghosting ka lang.
Kuya? Very good. Very good ka ngayon, banda. Very good ka. Narinig mo naman number 3. Namulto ka lang. Na-ghosting ka lang, kaibigan. Yeah. Isang dahilan kung bakit ini-ignore ka ng isang lalaki ay dahil sa pagkatapos kang ginapang or namulto, mag-fade yan na parang puso. Kasi ang ibang lalaki, ayaw nila ng formal na i-end ang isang relationship. Ayaw lang nila, natatakot sila, or hindi lang sila komportable, or ayaw lang talaga nila. Kaya ang ginagawa nila, unti-unti silang nawawala. Unti-unti silang hindi nagpaparamdam. Unti-unti silang pinapakita sa'yo na nawawala na sila ng interest. Dahil nga, ghosting ka lang. Nagets mo? Kapag ganyan naman ang sitwasyon, ganito lang ang i-text mo sa kanya. Or sabihin mo sa kanya, hello, kumusta? Bakit hindi ka nagpaparamdam? Paliwanag mo naman sa akin. Linawin mo kung anong meron sa atin. Linawin mo ang sitwasyon natin. Linawin mo kung ayaw mo na sa akin. Para tigilan na natin ang ganitong klase ng relationship. Thank you. Ganun lang. Hindi yung sabi ko sa inyo, hindi yung masyadong madrama. Alam ko masakit at nasasaktan ka. Pero huwag kang maging madrama. Kasi ikaw ang matatalo dito. Kasi pag madrama ka, dinaan mo ito sa galit, dinaan mo ito sa mga masasakit na salita, pagmumura. Ikaw ang talo. Pinapakita mo lang dito na ikaw yung masyadong affected, ikaw yung naghahabol sa kanya, ikaw yung desperada sa kanya. Eh di panalo siya. Ayun yung mga ina-expect niya from you. Para kasi sa isang lalaki, kapag nagiging ganun yung isang babae sa kanya, pride nila yon, pride niya yon. Sabi ko sa'yo, ikukwento sa mga barkada na, tignan mo naman yung ex ko na yan, grabe yung pag-iyak niya sa akin, grabe, ayaw niya akong bitawan, pero ayaw ko na, pagod na ako, bisawa na ako sa kanya, pride niya yon. So, ganun lang, ganun ka lang ka-call, tignan mo yan, maninibago yan sa'yo, okay? Four na dahilan kung bakit ini-ignore ka ng isang lalaki ay, pasok, panda! May kasama siyang iba, kuya? Very good! Galing naman ang panda ko ngayon, partner, partner. May kasama siyang iba. Okay, so kumusta nung magkasama kayo? Kumusta yung pinapakita niya? Hindi niya ba pinapansin yung phone niya? Tine-turn off niya ba yung phone niya kapag magkasama kayo? Kasi ako ganun ako, kapag kasama ko yung partner ko. Hindi ko pinapansin yung phone ko. Yeah, ayaw ko lang. Pero not all the time naman. Kapag ganun siya, maaring busy lang siya sa kanyang sa kanyang pamilya, sa kanyang kaibigan. Okay? So, kailangan mong intindihin yon. Intindihan mo yon. Pero kapag siya yung tipo ng lalaki na kapag kasama mo siya, kahit ang buong pagupit na ata ako, pag kasama mo siya tapos phone lang siya ng phone, hindi niya naman niya tine-turn off yung phone niya, tapos nung hindi na kayo magkasama, tapos hindi mo na siya makontak, nagsisinsin lang siya, nako, may kasama siyang iba at hindi pamilya niya, hindi kaibigan niya, kundi kabit niya. Maniwala ka sa akin. Meron akong naging kaibigan nun, babae pa to, pero I don't want to judge her. Meron siyang boyfriend noon. Tapos, kapag pumupunta siya sa isang lalaki, tine-turn off niya yung phone niya or binablock niya yung lalaki. Itong lalaki naman tatanong-tanong sa akin, nakita mo ba si Kuan? Kahit alam ko, noon, medyo ako bata-bata pa ako noon. Siyempre, barka-barkada ko din niya. Ayaw ko naman ilaglag. Pero pinagsisihan ko yun, sinabi ko na lang sana kasi naging kawawa yung boyfriend niya that time. Ganon siya, binablock niya. So, maaaring sa sitwasyon mo na yan, nasa feeling na siya ng iba. Busy siya sa iba. Busy siya sa pag-aararo sa iba. Ang pag-aararo? Itong tandaan mo, kapatid. Kapag mahal ka ng isang lalaki, walang busy-busy dyan. Kahit ano pa yung ginagawa niya, kahit gaano pa siya ka-busy, maglalaan siya ng oras para mag-good morning sa'yo or para sabihin kung ano yung ginagawa niya or anong kinabibisihan niya, ipapaliwanag niya sa'yo. Pero kapag wala, magdalawang isip ka na, may iba nang kinabibisihan yan. Baka yung kapitbahay nyo. Ay, wala akong sinasabi na kapitbahay nyo. Ganito ka lang mag-text sa kanya. Ulitin ko, huwag kang masyadong madrama. Okay? Huwag kang masyadong madrama. Okay lang yan. Kalma ha, kalma yung sarili. Kalma. Hindi pwede. Kuya, bugin ko na yan. Bugin ko sila. Ipapatulfo kayo sila. Kalma lang. Ganito lang yan. Hello, kumusta? Good morning, mahal. Kumusta naman ang kinain mo? Kain mo ngayon, kumain ka na ba? Or nakain ka na? Yung mga pakukul lang na parang may patama sa kanya na hindi mo dinaan sa anger or galit. Ano bang kinabibisihan mo ngayon? Ano bang ginagawa mo ngayon? Pwede ko bang malaman? Ganun lang. So, siyempre, magaling yung magsinungaling. Mahalata mo naman. Mahalata mo yan pag nagsisinungaling. Yeah. Pero kapag paulit-ulit na lang na ganun, okay, bigyan mo siya ng lesson. Okay? So, number 5, pasok, panda. Pasok na sabi ko, ang tagal mo na. Demanding.
he's not into you, kuya. Very good. He's not into you. He's not into you. In short, hindi kanya sineseryoso. Hindi siya committed sa'yo. Or baka assuming ka lang na may kayo, pero wala namang kayo. Diba? Masakit? Pero masakit talaga mag-assume na may kayo. Siyempre naman, itong lalaki eh, nagpapakita ng samhin, napapakita na parang may something sa inyo, yung turing niya sa'yo, something special, yun pala, walang kayo. You know, huwag ka kasi mag-assume, you need to validate that. Kahit na may something sa inyo, magsigurado ka, kailangan na lalabas sa kanyang mga bibig na mahal ka niya. Nakasabihin niya na I love you, or no, manligaw siya. Pero kapag wala, walang ganon, huwag kang mag-assume. Baka friendly lang talaga or ganyan lang talaga ka-sweet yung lalaki na yan. Okay? So ganon na nga, ini-ignore ka kasi he's not into you. Hindi siya seryoso sa'yo or wala siyang balak na magkaroon ng deeper commitment sa'yo. Or baka katawan mo lang ang habol niya, kaya ka ini-ignore. Okay? So ang itetext mo lang dito ay ganito lang naman. Hello, kumusta? Ano bang meron sa atin? Gusto kong malaman kung anong namamagitan sa ating dalawa. Bakit mo ako ini-ignore? Hehehe, ganun lang. Ganun lang kasimple. Kasi there's no point na tadtadin mo siya ng napakaraming text, ng madrama mong text, or kapag kausap mo siya sa personal, kapag ini-ignore, kahit ayaw niyang patulan, there's no point. Kawawa ka dyan. Ikaw ang kawawa. Alam mo kung bakit? Kasi, kapag pinapakita mo na desperada ka sa kanya, talo ka. So anong dapat mong gawin sa ganyang sitwasyon? Panda, pasok. Malay ko ba sa'yo? Basta ako, lagi akong mag-abol sa kanya. Ito naman, parang hindi ka natututo sa akin eh. Ito na, sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang magsalita. Kumalma ka lang. Yeah, kumalma ka. Paano kuya, paano kumalma? Kirepli siya ngayon, naisip ko siya, nasasaktan na ako. Pero kapag hindi ka ba kumalma, may magagawa kang maganda? May maiisip ka ba? Wala, diba? Wala. Kaya kailangan mong kumalma. Mag-relax muna. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ganun mo. Okay. Number 2. Huwag mo siyang tadtadin ng text or chat. Parang awa mo na. Never ever do that. Alam mo kung bakit? Kapag nag-reach out ka sa kanya at nakita niya yon, nasin na niya yon, pero wala siyang reply, maaaring hindi pa siya handa na makipag-usap sa'yo or makipag-confront sa'yo. Ayaw niya pa. Itong lagi mong tatandaan, mag-reach out yan sa'yo is just a matter of time kapag nakita niya na nag-reach out ka sa kanya. Kaya wag mo siyang bugbugin ng mga salita. Baka ano pang masabi mo sa kanya na masasakit. Baka mamura-mura mo pa siya. Baka sisingilin mo pa siya. O baka manunumbat ka pa sa mga nagawa mo. Whatever. Never do that, okay? Number 3 na dapat mong gawin ay no pleading or begging. Please, 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 please. Don't do that. Huwag kang magmakaawa sa kanya. Nakausapin kanya. Pangit, magre-reflect. Tama yung narinig mo, kaibigan. Huwag kang magmakaawa sa kanya. Lalo-lalo na kung isang narcissistic yung partner mo na yan. Minamanipulate ka sa pamamagitan ng pag-ignore niya sa'yo. Kasi gusto niyang magmakaawa ka, mag-beg ka, mag-please ka sa kanya. Yun yung ina-expect niya at gusto niyang gawin mo. Ngayon, kapag binigay mo yun sa kanya, wala na. Panalo siya. And last but not the least, huwag mo siyang istokin sa kanyang mga social media, sa Facebook. Alam mo kung bakit? Dahil masasaktan ka lang. Masasaktan ka lang. Like for example, nag-my day ka para makita mo kung nasin niya yung my day mo or mag-post ka para makita mo kung i-likes niya o pusuan niya. Pero nung hindi niya ginawa, ang sakit, ang kirot. Isipin mo na naman na hindi na ako mahal. Sobrang sakit, Kuya Mael. Galawan mo na ganyan. Ano na lang ko yan? Kasi nag-expect ka na, siyempre may relasyon kayo or siyempre may something sa inyo. Tapos na frustrate ka dahil hindi niya nilike or kahit hindi niya man lang nasin yung my demo or yung kadramahan mo sa Facebook. Siyempre masasaktan ka niyan. Kaya huwag na huwag mong gagawin yan. Huwag kang mag-post, huwag kang mag-stalk sa kanya kasi baka nag-post siya ng happy-happy siya sa kanyang mga kaibigan. Eto ka na naman. Buti pa siya, ba't ang saya-saya niya na parang wala lang. Sabi ko sa'yo, huwag kang mag-stalk. Okay? Kasi masasaktan ka lang talaga. Relax lang, kalma lang. Hintayin mo na lang siya. Well, kapag nagtagal na, umabot na ng buwan, umawak ka na sa kamay ni paring move on para makamove on ka na. Diba, Panda? Perfect, Kuya. Very good.
Okay? So that's it for today's video mga katabay. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagmamahal at pagsuporta sa nag-iisang Kuya Mel. Ang pangit ang buko magpag-upit na ako. Bye! Paalam! Oops! Kala mo bibigyan ko sa iyo ha? Para sa partner ko to. Sa bebe ko. Bye!